Sa makasaysayang araw po sa inyo lahat, isang katanungan lamang, sino nga ba si Teresa Magbanua o mas kilala sa tawag na Visayan Joan of Arc o Nay Isay para sa kanyang mga nakasama? Isinilang noong Oktobre at 13, 1868 sa Pototan, Iloilo. Nakapag-aral sa Koleyo de San Jose sa Haro, Iloilo at kalaunan ay sa Maynila kung saan pumasok sa tatlong prominenteng para lang pambabae, Koleyo de Santa Rosa, Santa Catalina at Koleyo de Doña Cecilia at tapos yan ang guro. Tama, isa po siyang guro. Nagbalik sa Iloilo upang magturo. Pagkalipas ng 4 na taon ay napangasawan niya si Alejandro Balderas at huminto sa pagtuturo upang maging ganap na may bahay at babaeng bukid. Sa parehong panahon din niya ito ay kanyang napag-ibayo ang kanyang kakayahan sa pangangabayo at husay sa pamamaril. Mga katangiang taglay ng isang leader. Asintadong guro, hindi po ba? Taong 1896 nang sumiglab ang digmaang Pilipino at Espanyol. Labagman sa kalooban ng kanyang asawa, sumama pa rin siya sa kanyang mga kapatid sa rebolusyon at nag-iisang ganap na miyembro ng katipunan. Maraming pangunahing labanan ang kanyang naipanalo. Tulad ng labanan sa Barrio Yuting sa Pilar Capiz noong 3 ng Nobyembre 1898. Pinangunahan niya ang kanyang hukbo habang nangangabayo. Dito rin siya nabansagan bilang Visayan Joan of Arc. Noong 3 ng Disyembre 1898, muling pinangunahan ni Teresa Magbanua ang kanyang hukbo sa labanan sa bundok ng Sapong sa Sara, Iloilo, kung saan muli niya itong ipinanalo sa kabila ng kakulangan sa tao at armas. Nagpatuloy ang kanyang mga panalo hanggang sa isang labanan sa Iloilo sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado at nagbigay hudyat upang mapalaya ang syudad sa kamay ng mga Espanyol. Nagpatuloy ang kanyang pakikidigma hanggang sa dumating ang mga Amerikano kasama ang kanyang mga kapatid si General Pascual at Elias. Ipinaglaban din niya ang balantang Takas Liabolay noong 1899 at tinalo niya rito ang 400 sundalo noong Marso 1899 sa labanan sa balantang kung saan nabawi ang haro mula sa mga Amerikano. Nang dumating ang mga Hapones, binenta niya ng lahat ng kanyang ari-arian sa Iloilo at pinagtulong sa pakikidigmang gerilya. Nahirapan sa maagang pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Namatay siya noong Agosto 1947 sa edad na 78. Ang kalagayan ng bansa sa isang panahon ay lumilika sa natatanging kalikuan ng isang bayan. Muli, isang makasaysayang araw po sa inyong lahat.